Nak, huwag kayo maingay kasi nagbablog ako. Nak, ha? Nak, nagbablog si mami, ha? Nak, tunaw mo na kayo. Sige na, nagro-roll na yung camera ko. Maubusan mo na kayo. Sige na, nagro-roll na yung camera ko. Maubusan ako ng space. Para magamit na to ng ating yung... Kumain na kayo dyan. Hi guys, for today's video. Hi guys, for today's video. Magre-review mag We will do a simple unboxing video. No. Hi guys, for today's video, mag-unbox tayo ng Samsung Galaxy Tab 7 FE. Etong Samsung Galaxy Tab 7 FE ay nabili ko sa Shopee. Yan. Siyempre, discounted. Medyo malaki yung nakuha natin discount. Kaya, nakabili tayo ng bagong tabs. So, binili ko to para sa estudyante ko na mag-grade 10. Kasi yung grade 10, medyo madami ng activities sa school. So, malaking tulong sa kanya to. Kasi, para na rin tong laptop. So, ayan. Samahan nyo ako. Mag-unbox tayo. Yan. Ito yung Galaxy Tab 7 FE. Yan. Ang display na ito ay 12.4 inches. Pag binili nyo sa Shopee, ayan, meron siyang seal dito. Saka meron din seal dito. Ayan, dalawang seal. Make sure na parehong intact yung seal. Yan. Ito bago umalis yung rider na nag-deliver nito. Binuksan muna namin to make sure na kompleto at saka legit yung nakuha kong item from Samsung. Anyway, by the way, nabili ko ito sa mismong store ng Samsung sa Shopee. So medyo panatag naman yung loob ko na hindi peke yung mapapadala sa akin. Ayan, so let's start unboxing. Ayan. So, ito yung nasa ibabaw. Ayan. This one is... Ayan. Isa to sa kasama dun sa package. Pag binili nyo, may kasama ng keyboard and case. And then, kasunod naman yung, ito na yung mismong tablet. Ayan. Oh my God. Nag-ano siya? Nag-autofocus. Ayan, ito yung mismong tablet. 12.4 yung display ng tablet. Saan ba siya binubuksan? Saan ba ito binubuksan? Wait lang. Wait lang guys, kasi yung kasino. Attention. Ayan. Ayan, silagan-silago. Yung tablet. Ayan, ganito kalaki. Malaki. Ganda. Ganda ng screen. Lapad. Ayan. And then, yung binili ko nga palang Samsung Tab 7 FE ay LTE. Yes, meron siyang SIM na kasama. Ayan, tapos, meron ding adapter. Ayan, may adapter. Tapos, yung charger niya ay Type-C charger. Tapos,
May kasama na din siyang pen. Ayan. Yung pen. And ito yung pin. Ang tawag dito? Sa pin na to? Ito yung pin. Pansundot kapag ano, maglalagay ka ng SIM card. So, ayan. And sa loob. Sa loob ay ayan, quick start guide. May quick start guide. And ayan. Warranty card. Tsaka, ayan, may iba pang mga info, mga package contents, mga kalagay. So, kapag bumili kayo ngayon, nitong, ano, nitong Samsung Galaxy Tab S7 FE, alam nyo ba kung gaano kalaki yung maliles nyo? 25% to 30% yung maliles nyo. Before, nasa 39,000 siya online, mabibili mo na lang siya for less than 29,000. Tapos, kung makakuha ka pa, sa Shopee ng mga discount, di ba? Ako may nakuha ko, 10% discount din yung nakuha ko. So, nakalis pa ako ng another 1,000 pesos. So, naging ano na lang siya. Kung bibili kayo ngayon ng Samsung Galaxy Tab S7 FE, almost, ano to, almost 40. Almost 40,000 pa eh. Yung LTE. Pero naka-sale from 25% to 30% naka-sale ko sa mismong Shopee Mall ng Samsung. And nakuha ko na lang to for nasa 29,000. May na-less pa ako doon na 1,000 pesos galing sa mga voucher na makukuha doon sa Shopee. Kasama din doon sa 29,000. 29,000 yung shipping fee. Kasama na doon. And, ayan. Tara, try natin i-on. Tignan natin kung gumagana. Saan ba yung on? Ito yata yung on button. Try natin. Ayan. Nag-on na siya. Try natin yung pen. Try natin kung gumagana yung pen. And kung gumagana din yung keyboard. Try natin kung walang problema yung mga kasamang accessories. Ayan yung phone. Okay, ayan. Welcome. Start natin. Kasi ate namin sa akin, hindi ka pwede. No, alam niyo kung hindi naman kayo bibili sa Shopee Mall ng Samsung, pwede pa rin kayo makakuha ng discount. Kung meron kayong, kung member kayo ng Samsung. Meron kasing Samsung membership and nag-offer sila sa mga members ng up to 8,000 pesos off kapag bibili kayo ng Samsung Tab 7 FE sa kahit anong Samsung store or yung mga accredited nila na mga outlets. Yan. Pwede rin kayong makakuha doon up to 8,000 pesos sa Samsung Tab 7 FE na LTE. Ang alam ko, kapag naman hindi LTE, yung Wi-Fi lang, makakuha din kayo ng discount na 6,000 pesos. Okay. Pa-connect po, pa-password po sa Wi-Fi. Pa-password po. Hindi ko alam password. Pakisulat. Ay, ayan. Ayan. Pwede na pala dito eh, dun sa password. Ayan, gumagana naman yung pen. Gumagana siya. Tingnan natin mamaya, mag-draw tayo or mag-scribble tayo, mag-sketch tayo kung gaano kaganda yung pen nila. Wait lang, hindi ko rin kasi alam yung password ng Wi-Fi nila.
Oh my God, nag-stop yung ano. Nag-stop yung sa camera. Ayan, habang naghihintay tayo sa ating wifi. Habang naghihintay tayo sa ating wifi, ano lang. Kabit muna natin yung so, habang naghihintay tayo sa ating wifi, connect muna natin yung kabit natin yung ating, try natin yung accessory. Itong keyboard and paste. Ayan, nare-record dyan eh. Try natin yung ayun. Ayan, magnetic siya. Magnetic. Ano ba ito? Magnetic yung keyboard. Magnetic keyboard. Ayan, wow. Gusto ganyan siya. Password ah. Nice one, ha? Magnetic. Ayan. So, ganyan na siya. Kapag kinabit nyo yung keyboard na may, may case. Ano yung tsura niya? Meron na. So, try natin. Password. Tayo. Betadine. Nadry yung nadry yung lalamunan nyo. Very effective yung betadine. Hashtag MC. 20. Okay. So, ayun. Gumagana naman yung keyboard niya. Try natin, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Mukhang okay naman. May nabasa ako sa mga review. Yun daw, at, yung gano'n, yung at, kumapalya daw. Try natin. Mukhang yun nga ang may problema. No. Kapag kinlik nyo yung at, ang lumalabas yung ang bang tawag yun? Yung sa quote, open quote. Ayun, yun ang problema pala ng keyboard. Totoo yung nabasa ko sa review. Ang problema ng keyboard na itong Samsung Tab 7 FE, kapag kinlik mo yung at, yung www.gmail.com, yung at, so, shift 2, ang lumalabas ay quotation mark. Ayan. Pag naman kinlik mo yung quotation mark, ang lumalabas ay yung at. So, dun lang nagkaroon ng problema. Try nating erase yung concern sa Samsung kung meron silang magagawa pa dyan. Pero kung sakaling wala na at lahat ng keyboard nila ay ganun, so okay na rin siguro. So, lagi nyo lang tatandaan kapag magka-type kayo ng email na may at, yung click nyo ay yung quotation mark. Yung mga so, yun ang problema ko. Katulad nung yung number sign na ganun, ang lumalabas ay pound sign. So, alin ang saan napunta yung ano? Nako. Nako, alin dito yun? Hindi ko makita. Oh my God. Nahirapan ako nito ah. Hindi ko siya makita kung nasaan.
Di, pa-stop na muna ng dalawang video. Ayan, so ayun, guys. Nakita ko ng problem. Dun sa, nakita ko ng problem dun sa keyboard nila. Walang number sign or yung hashtag. Ayan, hindi gumagana. And, kahit nag-try ako nung shortcut, yung alt in, may kasamang numbers, hindi rin siya gumagana. So, buti na lang, meron tayong Globe Mobile Wi-Fi. Ayan, Globe Mobile Wi-Fi saves the day. Thank you so much, Charles. Try na lang muna ako. So, nag-connect na lang ako dun sa Globe Mobile Wi-Fi namin para ma-check natin yung mismong tablet. So, ayan, okay na. Okay na siya. Nakakonnect na sa Wi-Fi. Ayan. So, set up na muna natin. Pwede na ba ako? Tech-review. Ang galing na. Diba? Kaya ako mag-problem. Ayan. So, mag-sign in tayo. Kailangan meron tayong Google account. Ayan, yan na naman. Pag nag-type ka ng email, syempre meron namang at, tatandaan mo. Iba yun, ibang button yun. Sana mapalitan ito, sana merong keyboard na hindi ganito kadami yung problem or yung talagang tama na keyboard. Medyo nahirapan tayong mag-set up. Kasi nga, medyo may problema yung keyboard. Pero, try natin mag-reach out naman sa support ng Samsung after nito. Baka matulungan nila tayo. And, dapat talaga matulungan nila tayo. So, ayan, pwede kayong mag-set ng face recognition. Set ng PIN, ng password, or ng pattern. Yan. Make sure natandaan nyo yung PIN. Kasi, ayan na, mag-register na yung face. Ayusin natin. Ayan, okay na. Register na yung face. So, the next time na kailangan nyong gamitin yung tablet, face recognition na lang para mas mabilis. Ayan, getting your tablet ready na siya. Ayan, medyo natagalan sa setup kasi nga, may problema yung keyboard. So, mag-update ako sa social media doon sa mga gustong bumili nito. At mag-update ako sa mga social media accounts ko sa IG at Passions of ASAM, S-H-A-M. Ganun din sa Facebook. I-update ko kayo. Update ko kayo kung ano yung magiging sagot ng Samsung. Ayan. Finish na yung setup. Pwede na natin i-try yung ating pen. Ito yung pinakagusto ko eh. Matry. Ayan. Pwede nga ito na yung gamitin mo sa keyboard. Wait. X na. Saan ba tayo pwedeng pumunta dito? Responsive naman yung pen, ayan, bilis naman. Ayan.
Ito yung notes. No notes. Tayo ng notes. Individual images. Next. Ayan. Ayan. Try na natin. Next. Next. Start. Ayan. Doodle. Mag-doodle tayo. Ayan. Maganda naman yung pen. Very responsive. Ayan. Responsive naman yung pen. Ayan. Pang-erase. Okay din. Erase. Tapos, yung colors. Okay naman. Sign tayo. So, yung pen, okay. Yung keyboard lang, doon lang tayo nagpa-problema sa keyboard. So, what else? I think that's all, guys. Ayan ang ating simple. Ayan ang ating quick unboxing and quick review na din ng Samsung Galaxy Tab S7 FE. So, kapag gusto nyong bumili nito, check nyo lang yung link sa video and check nyo lang yung link nasa video naman. So, soon I will make a full review of this. Ito yung first ever Samsung tablet ko. So, I will make a full review. So, soon I will make a full review of this, this tablet. And I will post that on my social media pages and also sa aking blog site, which is www.playersantiago.com. Ayan, first time ko to, guys, na mag-review ng tech. So, please support me. Hopefully, makapag-review uli ng mas marami pang mga tech and mga tech and gadgets, although hindi to latest, pero magbibigyan ko kayo ng mga konting tips para and kung mga tips kung paano kayo makatipid, saan kayo makakabili ng mura, and kung ano-ano yung mga problems na pwedeng na-encounter ng mga gadgets. Okay, so that's all, guys. That's all for today's video. Maraming salamat po sa panonood, and see you again. Bye.